Ayan, hello, hello mga bata! So, kamusta ang bawat isa? So, ganun din po sa lahat ng mga magulang, mga lolo, lola, tito o tita, or sino mang guardian ng mga bata na kasama ngayon sa panonood ng ating Kids Online Worship Service. Hello po sa inyo! So, binabati ko ang lahat ng mga bata na nanonood ngayong hapon na ito. So, sa lahat ng mga taga P. Alcantara, na, sa lahat ng taga Nagkarlan, San Lucas, San Gabriel, kamusta kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ngayon ay magkakaroon tayong muli ng Kids Online Worship Service. So, ako nga pala si Teacher Melay. At ako yung makakasama nyo ngayon, hapon na ito. Ganun din, maya-maya ay makakasama naman natin si Teacher Lem or si Kuya Lem. So, kids, ihanda nyo na ang inyong mga sarili at tayo ay magpapasimula na sa ating gawain ngayong araw na ito. Ayan, so bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po ay magkakaroon ng pananalangin. So, mga bata, kapag tayo nananalangin, kailangan tayo ay tahimik dahil ang kausap natin ay ang ating Panginoon. So, let's all bow our heads at samahan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito na muli po kami ay makakapanood ng Kids Online Worship Service. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na maunawaan namin ang aming mapapakinggan ngayong hapon na ito. At nawa po ang lahat po ng ito ay aming maisabuhay. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Yan, so bago tayo magpasimula sa ating pag-aawitan, magkaroon lang tayo ng ilang mga paalala or announcement. So ngayon ay April 23. So, ang susunod nating Kids Online Worship Service ay kailan? Yan! So, sa May 14. So, kids, mark your calendars. Sa May 14 ay magkakaroon tayong muli ng Kids Online Worship Service. At syempre, patuloy na binabati natin ang mga bata na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong month of April. So, happy, happy birthday sa inyong lahat. Salamat sa panibagong taon na kaloob sa inyo ng ating Panginoon. So, kids, huwag niyong kakalimutan na i-share itong link ng ating Kids Online Worship sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase, o sa lahat ng inyong mga kakilala. At ganun din, pwede din kayong mag-like, mag-comment sa ating FB page. At syempre, kung kayo ay mayroong mga Thanksgiving and prayer requests, ay pwede din nyo itong isend sa ating group chat. Okay, kids? Huwag nyo kakalimutan itong mga mahalaga nating announcement. Okay? So, ready na ba kayo sa ating song and dance number ngayong hapon na ito? Yan, so, ang ating aawitin at sasayawin ay may title na Jesus is the Healer. So, sabi dun sa kanta na yon, Jesus is the Healer of bodies weak and frail. So, alam natin na ang Panginoong Jesus
siya ang nagpapagaling sa kahit anong karamdaman. Basta't buong puso na tayo ay mananampalataya sa Kanya, na tayo ay paggagalingin ayon sa Kanyang kalooban. At sabi pa doon, hindi lang basta si Jesus Healer. Sabi doon, Jesus died and rose again so pain would not prevail. So alam din natin, di ba, ang Panginoong Jesus, siya ay namatay, pero siya ay muli ding nabuhay. Bakit? Dahil si Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan. So dapat tayo yung makakaranas ng lahat ng sakit, ng hirap na dinanas ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil sa Kanyang awa at biyaya, at dahil sa Kanyang pagsunod sa Kanyang Ama, ay siya ang nagbata ng lahat ng sakit na dapat ay tayo ang makakaranas. So sabi pa doon, Jesus is the healer of hearts made sick by sin. So si Jesus din ang gumagamot ng mga puso na sila ay nagpo-fall into sin, o sila ay mga nakakagawa ng kasalanan. So ang Panginoong Jesus din ang nagpapagaling noon dahil sa kahit na tayo ay nakakagawa ng kasalanan o kahit tayo ay makasalanan, nandun yung awa at biyaya ng Panginoon at Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. So sabi pa dun, Jesus died and rose again to give us life in Him. At dahil nga sa ginawang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan sa piling niya. Basta tayo ay sasampalataya sa Kanya. Ayan, so napakaganda ng ating aawitin ngayong hapon na ito. So, ready na ba kayo? Ayan, so maya-maya ituturo ko sa inyo yung steps ng ating song and dance number. Ayan, kids! So, ready na ba kayong matutunan yung ating steps? Mabilis lang yan. Kayang-kaya nyo. Okay? So, sabi doon, Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Okay? So, Jesus is the healer. Yan. Of bodies weak and frail. So, parang nanghihina. Tapos, Jesus died and rose again so pain would not prevail. Nakuha nyo? Ayan, isa pa. So, Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Okay, ang galing. So, sunod, second stanza. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Okay, so ulit. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Yan. Tapos, Jesus died and rose again to give us life in Him. Okay. Tapos, Jesus, yan, will heal us. Ayan, kids. Ready na ba kayo sa ating song and dance number?
Yan. So, ngayon, sasayawin na natin siya ng may tugtog. Okay, sundan niyo ako, ha? Alalahanin niyo yung mga tinuro kong steps kanina. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Pagpalang araw mga bata, welcome ulit sa ating KOWS at nandito na naman tayo ngayon sa ating Bible Story. Excited na ba kayo para sa ating story ngayong araw? Very good. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang story na makikita natin sa John or Juan chapter 9 verses 1 to 11 and 35 to 38. Okay, so maganda yung matututunan natin ngayong araw at ang title nito ay Pinagaling ni Jesus ang Isang Bulag. Okay, so ihanda nyo na ang inyong mga sarili, maupo ng maayos, makinig upang matuto tayo mula sa mga salita ng Diyos. Simulan na natin! Pinagaling ni Jesus ang Isang Bulag. John chapter 9 verses 1 to 11 and verses 35 to 38. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga pinagagawa na nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon." Gayun nga ang ginawa ng bulag at na magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang." Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus
ay gumawa ng putik at ipinahahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki ng matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ng lalaki, sino po ba siya? Ginoo, sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Okay, mga bata, ay sana nakinig kayo sa ating Bible story. At ngayon naman, isishare ko sa inyo ano ba yung matututunan natin mula sa mga story na ito na ating nabasa. So una, makikita natin dito na talagang si Jesus, siya ay sinugo ng Diyos. At siya ay may kapangyarihan. Bakit? Kasi pinagaling niya yung isang bulag. At yung pagpapagaling ni Jesus na yon, ito ay himala na kanyang ginawa upang malaman ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos, upang mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Ito ay signs na siya ang tagapagligtas na dumating. Kaya nga siya, nung siya ay nagpunta rito sa lupa, siya ay nagpakita, gumawa ng mga himala. Napakadami niyang ginawang himala at isa lamang ito sa kanyang ginawa, sa ilang mga ginawa niya, itong pagpapagaling ng isang bulag. At nakita nga natin yung bulag, siya ay nakakita. At pangalawa, matututunan natin na ang salita ni Jesus talagang makapangyarihan at tunay at mabisa. Dahil kapag susundin natin ito, mararanasan natin yung kapangyarihan nito. Diba, makikita natin yung bulag, sinabi ni Jesus, pumunta ka sa Siloe, sa isang deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos karoon at makakakita ka na. At pumunta nga yung bulag at naghilamos doon. Sumunod siya kay Jesus. At dahil sa pagsunod niya, naranasan niya yung kagalingan o yung nakakita siya. At naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo mga bata, kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos o sa salita ni Jesus, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? So, kaya mahalaga na yung mga napapakinggan nyo rito na salita ni Lord na pinag-aaralan natin, ito'y talagang tunay ninyong sinisikap na sundin. Kahit kayo yung mga bata pa lamang. Kasi si Jesus, gusto niya kahit bata pa lamang tayo, marunong na tayong kumilala o sumunod sa kanyang utos. Diba? Kayo nga, kung inuutusan kayo ng mga magulang nyo, diba? Halimbawa, inutusan kang bumili ng sa tindahan. Kahit bata ka pa lang, dahil kaya mo nang bumili, susundin mo yun. Ganon din kay Jesus. Kahit bata ka pa, dapat matuto kang sumunod sa sinasabi ng kanyang salita. Halimbawa, sinasabi ng salita ng Diyos na igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama't ina, gagawin mo yun dahil yun ay ipinag-utos ng Diyos. O sinabi, magpasakop ka sa mga namamahala. Halimbawa, si teacher meron siyang rules sa school, o kaya yung inyong barangay chairman, o kaya naman may mga rules and regulations sa inyong lugar, susundin nyo yun. Dahil yun ang pinag-utos ng Lord. And then, ikatlo, mahalaga na ipaalam natin kung sino si Jesus. Kasi, alam nyo, ganun yung ginawa ng lalaking bulag. Nung siya'y nakakita, nagtaka yung mga tao. Sabi, ito ba yung bulag na namamalimos? At sabi nila, hindi yan. Pero sabi niya, ako po iyon. At anong ginawa niya? Sinabi niya kung sino ang nagpagaling sa kanya o ang gumamot sa kanya. At yun ay si Jesus. O, lalaking si Jesus, sabi niyang ganun.
dito, pinaalam niya kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya. Mga bata, ano ba yung mga nararanasan mo na palagay mo kilos ng Diyos sa iyong buhay? Diba? Dapat ipaalam mo yun. Ipagmalaki mo sa ibang tao. Halimbawa, sa bawat araw, iniingatan ka ng Diyos. Pwede mong sabihin na sa mga kaibigan mo, alam nyo, nagpapasalamat ako kay Lord kasi iniingatan niya ako. O kaya, ano pa ba yung pwede nating sabihin? Yung mga natututunan natin dito sa ating KOWS. Paalam natin na si Jesus yung tagapagligtas, siya yung makakapagbigay ng seguridad sa ating kaluluwa para mapunta sa langit. Kasi, mahalagang malaman natin. At hindi lamang pagpapagaling ang kayang gawin ni Jesus. Tandaan nyo mga bata, kaya niyang iligtas ang ating kaluluwa. Kasi, pag tayo ay namatay, hindi doon natatapos yung ating buhay. Yung ating kaluluwa, ito'y mananatili sa walang hanggan. Ngunit kung hindi natin nakilala si Jesus, hindi tayo mapupunta sa langit. Tandaan nyo yan. Kaya mahalaga na makilala natin si Jesus. At ipakilala natin siya o ipagibahagi natin sa ating mga kaibigan, kalaro, sa ating mga magulang, kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. And ika-apat, mahalaga na tayo'y sumasampalataya kay Jesus. At siya ay dapat nating sambahin. Nakita niyo ba dun sa mga huling talata na tinanong ni Jesus, yung lalaking bulag, kung sumasampalataya siya? At sinabi niya, tinanong niya, sino po ba siya Ginoo? At sinabi ni Jesus na siya ang tinutukoy na yun. At anong ginawa agad ng lalaki? Siya ay sumampalataya at sumamba kay Jesus. Tandaan niyo mga bata, dahil nilikha tayo ni Jesus at dahil gumawa siya ng paraan para sa ating kaligtasan, mahalaga na tayo'y sumampalataya sa kanya at sambahin siya. So kung kayo ay patuloy na umaaten sa KOWS, pumupunta sa church every Sunday, at nakikilala niyo si Jesus, sinisikap niyong sundin ang kanyang utos, iyon ay paraan ng pagsamba sa kanya. So, lagi niyong tatandaan yun mga bata. So, ayun lamang para sa ating Bible lesson. Tayo naman ngayon ay darako sa ating review. Okay, mga bata, nandito na tayo ngayon sa ating review. I-review natin kung meron talaga kayong natutunan. Meron lang akong inihandang apat na tanong. Handa na ba kayo? Okay, so ang unang tanong natin, sino ang pinagaling ni Jesus? Sino ang pinagaling ni Jesus? Ang lalaking bulag. Pinagaling siya ni Jesus. At pangalawang tanong, saan pinapunta ni Jesus ang lalaking bulag upang maghilamos? Saan pinapunta ni Jesus ang lalaking bulag upang maghilamos? Sa Siloe. O ang ibig sabihin nito ay sinugo, sa Siloe, isang deposito ng tubig sa Siloe. Okay? At pangatlong tanong, ano ang nangyari sa lalaki matapos maghilamos sa Siloe? Matapos maghilamos sa Siloe, siya ay nakakita na. O nagkaroon na siya ng paningin. Dahil yun ay kapangyarihan ng Diyos, naranasan niya yung kagalingan. And last question, ano ang ginawa ng lalaki nang muli silang magkita ni Jesus? Ano ang ginawa ng lalaki nang muli silang magkita ni Jesus?
siya ay sumampalataya at sumamba kay Jesus. So, napakahalaga mga bata na gawin natin iyon. Dahil si Jesus ay tunay na Diyos at siya ang nagligtas sa atin. Ganun din, siya sa pamamagitan niya tayo ay nalikha. So, huwag niyo kakalimutan yun mga bata. Okay mga bata, nandito na tayo sa ating memory verse at napakahalaga na tayo ay nagsasaulo ng talata mula sa, again, sa Biblia. Kasi upang sa ganun tayo ay may naaalala na mga salita ng Diyos, lalo na sa mga panahon na meron tayong dinadanas ng mga pagsubok o kaya nandyan yung tukso. Kasi si Jesus, naranasan niya na siya ay tinukso, pero bakit siya nagtagumpay sa tukso? Dahil sa salita ng Diyos na kanyang sinambit o sinabi. Kaya nga tayo din, para tayo ay hindi matukso. At ganun din, para maalala natin palagi, sino ba ang Diyos? Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin bilang tayo ay nilikha niya? At ano ba yung mga nais niyang gawin bilang at tayo, o paano tayo susunod sa Kanya? Okay? So, matatagpuan natin yung ating talata sa Roma chapter 9 verse 23. Okay? O, itong aklat ng Roma, ito'y isinulat ni Apostol Pablo doon, para doon sa church o sa iglesia na nasa Roma. At ginawa niya ito upang sila ay paalalahanan. Sinulatan niya sila upang malaman nila ano ba yung kalooban ng Diyos. Tayo din, kaya nababasa natin ito sa panahon natin upang malaman natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin? Kaya kayo mga bata, kahit bata pa lang kayo, tama na umaattend kayo dito sa KOWS upang sa ganon, sa murang edad ninyo, nalalaman na ninyo ano ba ang gusto ni Lord na mangyari sa ating buhay. Ano ba yung plano ni Lord sa buhay natin? Ano ba yung kalooban niya? Paano natin siya susundin? Para lang sa ganun, kapag kayo ay lumalaki na, nagbibinata, nagdadalaga na, hindi kayo mapahamak. Kasi alam nyo ang utos o sinasabi ng Diyos dahil dito sa Biblia na meron tayo ngayon. So, babasahin ko itong verse. Sabi dito sa Roma 9 verse 23, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. So, dito, ano yung ginawa ng Panginoon? Mababasa natin sa Roma 9:22, ang Diyos, siya ay mayroon tinatawag na yung puot o yung galit. O hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan o sa mga makasalanang tulad natin. Alam nyo, pwede niyang dahil siya'y may kapangyarihan, dahil siya ang Diyos, pwede naman niyang pairalin yung kanyang kapangyarihan na lahat ng tao ay maparusahan. Totoo yun, mga bata. Kasi, ang lahat ng tao ay makasalanan at wala naman tayong ibang nagawa ng kasalanan kundi ang ating Diyos. Pero, alam nyo, hindi ginawa ng Diyos iyon na yung kanyang puot ay iparanas agad sa atin. Kundi pinili niyang pairalin yung kanyang awa. Nagtiis siya sa kasamaan ng tao at gumawa siya ng paraan para tayo ay maligtas. Yun ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga si Christ ay dumating sa mundong ito, siya ay naging tao at siya ay nakaranas ng pagmamalupit ng mga taong lumikha o nilikha niya dahil ito ang kalooban ng Diyos. At siya ay nakaranas ng kamatayan, pero hindi siya namatay. Siya ay muling nabuhay
At dahil dito sa nangyari, dahil nangyari yun, ang sino mang sasampalataya kay Jesus, siya ay maliligtas. Kaya nga sabi dito, ginawa niya iyon. So ano yung ginawa ng Panginoon? Yung iligtas tayo upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan. So walang ibang makakagawa o walang sino mang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Kaya nga siya ay dumating. Siya ay Diyos, ngunit naging tao, at siya ay namatay, ngunit muling nabuhay. Para makita natin o maalaman natin na siya ay dakilang Diyos. At yun ay ginawa niya upang dahil sa kanyang habag at awa sa atin. Ngayon bata, kung iyong nalalaman yung mga bagay na yun, mahalaga lumapit ka kay Jesus upang sa ganun maranasan mo yung kaligtasang nagmumula sa kanya. Okay? So ngayon, sauluhin na natin itong talata. Sabi dito, ginawa niya iyon. Okay, ulit. Roma 9 verse 23a. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. Roma 9 verse 23a. Ulit. Roma 9 verse 23a. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. Roma 9 verse 23. Okay, para mas madali nating matandaan, lagyan natin ng actions mga bata. Napakadali lang ng actions natin. Okay? Roma 9 verse 23a. Ginawa niya iyon upang ipakilala. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan. Taas natin to. Kasi malaki ang Diyos, dakila. Sa mga tao, turo mo yung sarili mo, turo mo yung iba, sa mga taong kanyang kinahabagan. Okay? Diba? Madali lang. So, Roma 9 verse 23. Ulitin natin. Roma 9 verse 23a. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. Roma 9 verse 23. Okay, o last na, ulitin natin para mas matandaan pa natin. Roma 9 verse 23a. Okay, Roma 9 verse 23a. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan. Ang kanyang walang kapantay na kadakilaan, taas ang kamay, sa mga taong kanyang kinahabagan. Okay? So sana matandaan niyo ang verse na ito. Huwag niyong kalimutan dahil dito malaalala natin ano ba ang ginawa ni Jesus, ano ba ang ginawa ng Diyos para tayo ay maligtas. So, ayun lang mga bata. God bless! Okay mga bata, sana marami kayong natutunan sa ating Bible story ngayon. At huwag niyong kalilimutan yung ating mga yung mga memory verses na itinuro na sa inyo at syempre yung itinuro o yung sinaulo natin ngayong araw. At sa pagtatapos natin, tayo ay mananalangin. So samahan niyo ako sa ating closing prayer. Ipikit niyo ang inyong mga mata at itukon niyo ang inyong puso't isipan sa ating Diyos. At pwede rin kayong mag-pray sa inyong mga sarili nang gusto niyong ipanalangin kay Lord. So let us all pray. Panginoon, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil muli na namang natuto o nakapakinig ng iyong mga salita dito po sa Kids Online Worship Service. Salamat po sa mga teachers na ginamit mo upang kami turuang umawit at makapakinig ng Bible story at makapagsaulo ng talata. Ganun din nakapag-enjoy kami sa arts and crafts.
Salamat po Panginoon, at salamat din po sa mga batang patuloy na nanonood at sa mga batang patuloy na dumadalo sa church at nakakasama namin para matuto dito sa Kids Online Worship Service. Dalangin ko po na nawa yung mga napakinggan namin, yung mga napakinggan nila, ito'y patuloy nilang maalala at tunay na sa kahit sa murang edad nila, o Diyos, ay yung kanilang kaunawaan ay ikaw ang magkaloob. Upang sa ganun, sa kanilang pagtanda, sa paglaki nila, hindi sila mawala sa iyo at tunay na makilala kanila. Ingatan niyo po sila at ang kanilang pamilya. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang pag-aaral. Marami pong salamat, o Diyos. Tinataas ko po sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, bye-bye mga bata. God bless. Yan. So, hello muli sa inyo mga bata. So, ngayon naman ay darako na tayo sa ating arts and crafts. Ready na ba kayo? Yan. So, ngayong hapon ay madali lang yung ating gagawin. So, magkakaroon lang tayo ng pagkukulay o coloring doon sa isang image na naging topic natin o yung naging Bible story natin ngayong hapon ito. So, diba doon nga sa binahagi sa atin kanina lang na Bible story ay nakita natin na ang isang blind man na simula sa kanyang pagsilang ay siya ay bulag na ay nakatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Jesus. So, dahil nga siya ay bulag, simula nang siya ay silang, hindi siya nakakita ng kahit ano sa kanyang kapaligiran. So, hindi siya nakakita ng mga bulaklak, ng mga puno, hindi niya nakita yung kanyang mga kaibigan, hindi niya nakita yung mga kanyang kapitbahay, ganun din, hindi din niya nakita yung kanyang mga magulang, maging yung sarili niya ay hindi pa niya nakikita. Kaya, nakita natin doon sa story na dumating sa pagkakataon na siya ay nakita ng ating Panginoong Jesus at siya ay, sabi nga, pinagaling nito mula sa kanyang pagkabulag at siya ay nakakita. So, ready na ba kayo, kids? Yan. So, kailangan lang natin ng crayons at itong ating image na kukulayan. So, makikita natin na ito yung blind man. Yan. At ito naman ang ating Panginoong Jesus. Yan, makikita natin, di ba? Ito yung time kung saan pinagaling na ng Panginoong Jesus yung blind man. Yan, nilagyan na ng putik sa kanyang mata. At pagkatapos nun, alam natin yung sumunod na story, siya ay nakakita na. So kids, I hope mag-enjoy kayo sa inyong gagawing pagkukulay. Galingan nyo ha! Okay? Bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.